Hi, welcome back to my channel with Luis Asuncion Vlogs. Ngayon, it's 11:56 ng gabi. So, medyo late. Tulog na yung mga kasama ko at ginawa ko to ang vlog na to para sa aking devotion. So, sa aking devotion playlist sa aking YouTube channel na Luis Asuncion Vlogs. And bago tayo mag-start ay gusto ko munang samahan nyo akong manalangin ng Mexican panalangin. So, linatipkit natin ang ating mga mata. Panginoon, na pinupuri kita, Panginoon, na maraming salamat po sa oras na to. Pagkaroon ng pagkakataon na ng oras para sa iyo, Panginoon, upang magkaroon ako ng devotion sa iyo, Panginoon, ng meron akong ma-share sa mga aking mga followers dito sa YouTube at sa maiksing kwento na aking i-share at ilang Bible verses na aking i-share ay may matutunan at meron akong ma-share sa aking mga kaibigan, kapatid at ilang mga kamag-anak at ilan sa mga tao, kahit yung mga tao na nakakilala sa akin. Maraming salamat po. In this name pray. Amen. So, going back, sabi ko nga kanina, this is my part ng devotion playlist ko. So, actually, ito yung aking pang-apat na video for this devotional playlist. So, sabi ko nga kanina, binanggit ko, ang laman ng aking vlog na to ay magkukwento ako ng isang maikling kwento man lang na magpapakita kung gaano kalaki ang kapangyarihan ng Diyos. So, naalala ko, isa sa mga favorite verses ko, lalo na nung nagsisimula pa lang akong mag-aral tungkol sa salita ng Diyos, ay yung Acts 16:31. So, hanggang ngayon, hindi ko naman nakakalimutan yun. Although, ito may Bible akong nakaharap dito. So, meron ako rito. Pero syempre, memorize ko pa rin yan. Acts 16:31 sabi, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Actually, ayun yung nakalagay dito sa version na to. Pero yung pinaka-memorize ko noon, yung believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your family. Ito ay napaka-iksing verse sa Bible na hindi mawala-wala sa isip ko. Noon, nung ginawa ko ito, nami-memorize ko itong verse na ito, sabi ko, kailangan tiwala lang ko kay Jesus Christ at sino ang member ng ating pamilya ay masasave din. So, syempre, ngayon, padre de pamilya na ako, ito na yung, kumbaga, ano man ang pakipinaniniwalaan, sinishare ko sa aking family. Yung glad na, tulad niyan, sabi ko, na kasanayan ko na na every part, mga liwa, magpapagisa sa umaga, bago kumain, pagkatas kumain, bago umalis sa bahay, pagdating sa bahay, ganyan. Nagpipray muna. Which is, ganun din ginagawa ng mga anak ko. At syempre, yung asawa ko ganun din ginagawa. Minsan tayo yung asawa ko pa nagpapaalala na, oh, pray muna, mga kumain. So, yun. So, ngayon, ang share ko ngayon ay yung isang, ito may sinkwento lang na tungkol sa, sabi ko ngayon, kapangyarihan ng Diyos. Minsan kasi, hindi natin alam kung gan, paano natin malalaman na kasi minsan maraming tao na hindi na naniniwala, kaya nga yung kung naalala nyo meron ako share dati yung the power of prayer, hindi nang gato sa mga Kristiyano dahil nahirapan sila maniwala kung ibibigay ba yung kanilang panalangin. Pero ito sa mga simple kwento na to ay nagkaroon ng konting doubt ang isang yung bida natin dito na tungkol sa kapangyarihan ng Diyos. So, nailigtas siya dahil
naniwala siya sa Diyos. So simulan natin 'to. So no, mayroong isang pasahero na nakasakay sa barko. So hindi natin mabanggit kung anong klaseng barko 'to, pero basta pasahero siya, tapos naglakbay sa papunta sa kabilang kabilang ibayo. Then habang nakasakay sa barko, kinabukasan nagkaroon ng malakas na bagyo. Malakas yung hangin, nalaki yung alon, ang tumama sa barko. Kaya syempre, technically, hindi naman inaasahan, lumubog yung barko. So, ayaw na ayaw na tumarin yan. So, may isang pasahero ang nakapit sa isang kahoy na nampalutang-lutang siya. So, syempre, di ba, pag lumubog yung barko, may mga kahoy naman yan. So, doon siya napakapit. Maya-maya pa, yung dumaong siya sa isang maliit na isla at walang nung inikot-ikot niya, wala siya makita ng isang taon nandun. So, tanging dala lang niya yung isang lighter. So, pamilya naman sa dala sa mga naninigarilyo. So, ano yung lighter? Pero syempre, ayoko naman sabihin na ako yung naninigarilyo. Yun lang yung part ng ating kwento. So, sabi ng pasahero ng barko na napunta sa isang isla, Panginoon, paano ako nito ngayon? Ni kahit isang pagkain man lamang ay wala akong dala. So, dun magdasal siya, pero may duda. Kumbaga, yung nagdasal siya na humingi siya ng tulong sa Diyos, pero may pagdududa siya na wala, paano siya matutulungan ng Diyos, kasi wala siyang kilala doon sa lugar na yun. So sa simula, ang ginawa niya, gumawa muna siya ng kubo na maliit para may papagpahingaan siya, so maging shelter niya. So gumawa siya ng mga kain na makikita sa isla. Siyempre marami mo ng mga kain doon, kahit pa paano, yung mga bunga ng kung ano-anong prutas, ganyan, ayun kinuha niya. So, tsaka yung mga gulay. So, siyempre kahit pa paano, dahil pasahero na siya, tsaka hindi naman siya ordinaryo yung tao na walang alam sa pagluluto. So, maya-maya pa, nakagawa na siya ng pagkain para sa kanyang hapunan. Kaya ginawa niya, niluto niya ito, tapos ang tangi yung lighter na daladala niya ay yung ginamit niya para makapagluto siya. So nakagawa siya ng apoy. So nakagawa siya ng apoy, nakita niya kagad yung kapangyarihan ng Diyos, kasi wala siya ibang dala kundi yung lighter lang. Nagpasalamat siya sa Diyos. Lord, salamat po dahil sa lighter na ito, nakaligtas ako. So dito ba lang yung binanggit pa niya, Acts 16:31, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. So mamaya natin mamagaling natin po sa household. So you pa lang doon. So ganito yung naging routine niya ng isang halos isang linggo. So kaya nung isang araw, habang naghanap siya ulit ng panibagong pwedeng iluto, iniwan niya yung luto, niluluto niya na natira niya nung yung kinaumagahan. So yung tanghalian ng ano. So pagbalik niya, nakita niya yung ala, yung niluluto niya ay malaking ng apoy, pati yung kubo na ginawa niya na tinitirhan niya nasusulong na rin. So nag-alala siya, sabi niya, tinanong niya yung Diyos, Diyos ko, bakit kahit ba naman yung kubo ko ginawa ko, nasunog pa rin, para na ako. So syempre wala naman ako ang sagot ang pasahero na to, tapos sa dasal na yun. Pero ang hindi niya alam, sa kabilang banda ito, switch tayo sa kabilang scene, mayroong mga rescuer doon. So sabi ng isang rescuer,
Pare, may malaking usok doon sa bandaro, no? Tara, puntahan natin. Baka ano nangyari doon. Tapos, so, sabi ng isa, sige, tara, dali natin. Kaya yung, so, fast forward, nakarating yung dalawang rescuer doon sa isla kung saan kinabibilangan ng yung pasaherong napadpad doon. Kaya yung yun, so in short, nailigtas. So, yun, kaya kamangha-mangha yung kapangyarihan ng Diyos na nailigtas yung pasahero na yun dahil sa crew na sumunod doon sa ano, sa kubo, nasunog yung kubo. Naging palatandaan yun para makabalik ang pasahero na yun sa kanyang pamilya. So, ayun na yung household eh. Naniwala siya sa Diyos na maililigtas siya sa tamang panahon. Nadala siya, naibalik, nakuha siya dun sa isla na yun, naibalik siya sa kanyang pamilya. Kaya sabi nga niya, napakabuti mo talaga Panginoon. Kung hindi mo pala sinunog yung kubo ko, hindi pa rin ako mahahanap. So, salamat. So, yun doon, nagtatapos ang ating kwento. Napakasimple yung story ah, na medyo na related dun sa binanggit ko verse kanina, yung favorite ko na Acts 16:31. Inuulit-ulit ko, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. So, salamat po sa panonood, sa pakikinig sa akin na maikling kwento tungkol doon sa taong napadpad sa isla at nakaligtas dahil sa pananalig niya sa Diyos. So, bago natin i-end itong video na to, inihiling ko na ipikit muna natin ang ating mga mata para manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na to, itong lesson na to na ituro niyo po sa amin. Inihiling ko po, Panginoon, na ano man po ang natutunan namin sa pagkakaligtas dun sa pasahero na yun at naging ilaw para magkaroon tayo ng paniniwala sa Diyos, magkaroon kami ng paniniwala sa iyo, Panginoon, ay bigyan niyo ng liwanag ang isip ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po at umaasa po ako na bigyan niyo po ako ng liwanag ng pag-iisip na ng gabay para sa mga susunod ko mga ikukwento para sa share sa playlist na ito. Maraming marasal po. In this name po, Amen. So, maraming salamat. Sana nagustuhan niyo yung kwento na ito o kung ano man yung masasabi niyo. Feel free to comment down below yung ating sa comment section sa baba. And kung meron kayo isa-suggest na susunod natin pwedeng ikwento o anong verse, gagawa natin na paraan para ma-search ito. Maraming salamat po. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa channel na ito, pakiclick ang subscribe button at hit notification bell at pakishare na rin sa ibang mga ating mga kaibigan. Maraming salamat po. God bless you all. Stay safe.